Bala ka ba mag-abroad pero hindi natuloy dahil nagkaroon ng aberya? Or baka naman ipopromote ka kaya lang instead of mapromote ka, nawalan ka ng trabaho? Or nagpapagawa ka ba ng bahay pero hindi matapos-tapos? Yan, hindi matutuloy talaga yan kung mahilig ka mag-post sa social media or mahilig ka ipaalam sa buong mundo kung anong nangyayari sa buhay mo. Hindi mo alam na evil eye ka na. Welcome back to my channel. Kamusta po kayo? In today's video, pag-usapan natin yung iba't ibang klase po ng halaman na pangontra sa mga evil eye at saan ba ito magandang ilagay. Tayo mag-start at pag-usapan itong mga iba't ibang halaman. Mas maganda pag-usapan po muna natin kung ano nga ba ang evil eye at paano ito nag-start. Ito pong evil eye ay isang klase po ng curse or sumpa. Yung iba tinatawag naman na ito ay usog. Ito ay nag-start from the Greek culture at nagpasa through many decades at until now po pinaniniwalaan pa rin ha. Madalas nga napapanood ko din po ito sa TikTok about yung mga evil eye na yan. Kaya nga po napa-research ako dito sa mga evil eye, mga pangontra. Sino-sino ang mayroong mga evil eye o pwede sa inyo magbigay ng evil eye? Ito pong mga taong to, sila yung mga pwedeng may galit sa inyo o may mga inggit sa inyo, yung ayaw kayong umasenso, na sabi nga nila, they have the power na hindi matuloy yung magagandang plano mo sa buhay. So, mayroon naman pong pangontra, mga, lalo na yung mga payo po ng mga feng shui expert, yan, may iba gumagamit ng mga crystals. Yung iba naman po gumagamit ng mga amulet, like yung mga katulad nito, Turkish eye, yan, pangontra. At syempre, hindi mawawala naman po yung mga iba't ibang halaman na pangontra natin dito sa evil eye. Ang unang halaman po na pangontra sa may mga evil eye o mga inkiterang kapitbahay, kamag-anak o kaibigan ay ito pong snake plant. Ito pong snake plant, madalas ko nababanggit sa mga video ko na pangontra or pang-block ng negative energy. At ito magandang ilagay sa labas ng inyong bahay. Bakit sa labas? Para po ma-block or ma-cleanse nga na yung negative thoughts ng isang tao sa inyo, yung masamang hangarin ng isang tao sa inyo, hindi yan matuloy. At ano namang variety? Kahit ano pong variety, pwede niyo pong ilagay sa palibot po ng inyong bahay, basta lahat po ng pinto na papasukan ng mga bisita niyo. Ang susunod na halaman po ay itong mga lucky bamboo. Itong lucky bamboo natin, kilala na noong paman bilang barrier against evil eye, negative energy, and bad spirit. At ito, the best companion nga po itong lucky bamboo natin ng mga snake plant kung ilalagay natin sa ating front door sa labas ng ating bahay. At pinaka-safest nga din po itong alagaan, lalo na kung may mga pets kayo, no, dogs or cats kayong inaalagaan dahil hindi po toxic itong halaman na ito. At madali lang din pong alagaan dahil pwede natin palakihin sa tubig at pwede rin po sa lupa. And kung ilalagay din po natin or i-display natin ito sa labas ng ating bahay, sa front door natin, the best na i-set up niyo po ito ng 5 complete, yung complete elements ng feng shui. At yun nga po, iwasan niyo lang ang pag-abandon ng 4 stocks kasi yung 4 stocks nag-represent po yan ng death. So, malas po. Yan po yung pinakaiwasan nyo. Itong akin ay 5 stocks. Pero yung iba po, nagbabandal ng 6, 9, at yung iba naman ay 21. At ito naman pong ating mga lucky bamboo, if ever po na ilalagay natin sa loob ng ating bahay, mas maganda ilagay nyo po sa south corner kung gusto nyo pong umasenso ang inyong business or may papasukin kayong business. Ang susunod na halaman po ay ito pong mga cactus. Ito pong cactus, kabaliktaran sa paniniwala na iba na malas po yung pag-aalaga nito dahil nakakasakit na daw po dahil ang dami po nitong tinik. Isa na rin po ako sa natinik na yun. So make sure lang na gumamit kayo ng gloves kapag magta-transplant kayo o hawakan nyo ito. At ito po naman po mga cactus na ito, yung mga tinik-tinik na yan, yan po yung panlaban o pangontra sa mga negative energy na gustong pumasok sa ating bahay. At kung ilalagay po natin sa loob ng ating bahay, mas maganda kung saan sila nakaka-receive ng sikat ng araw dahil gusto po nila ng, or mas kailangan po nila ng 4 to 6 hours a day na sunlight para po hindi sila mag-itolilate, yung magkaroon ng spaces. Kasi yung pag-itolilate po ng ating mga cactus,
yan po, hindi po naman po nakakamatay, pero nakakapanghina po yan sa ating halaman. So make sure lang may direct sunlight silang nare-receive every day. At itong mga cactus din po, ano, aside sa panlaban sa negative energy, nag-absorb din po ito ng radiation. So kung maganda, ilagay din natin ito sa maraming sa kwarto na maraming gadget, cellphone, computers, television, para at least palaban din natin to sa radiation. Against evil eye, ito pong kalatea. Ito pong kalatea, tinatawag din po itong prayer plant dahil ito po ay parang nagdarasal lalo na paggabi kasi tumitiglop po yung dahon nito, no? At pagdating naman po ng umaga or yan, basta maliwanag na, nag-o-open naman po ito. At itong mga kalatea, marami ding varieties at magaganda rin po ang pattern ng kanilang mga dahon. Medyo, ano lang, maarte lang nga po ito alagaan, ano, kasi talaga minsan nagkukur pag hindi maganda or kulang yung ano, humidity or mababa yung humidity. May time na nagtitiklop po yung dahon ito. Medyo mahirap nga daw po mahuli ang kilite ng mga kalatea natin or prayer plant. But ito naman po, mas maganda ko ilalagay natin sa loob ng ating bahay. Make sure lang po hindi inaarawan para po hindi masunog ang kanilang dahon. At aside sa ito po, nag-award po ng bad spirit or mga negative energy, ito naman po mga kalatea, it reduces din po ng stress and it creates serene environment in any space. Ang susunod na halaman po na panangga sa mga evil eye o mga kapitbahay nyo na inggetera o ayaw kong sumaya o umasin. So, ay ito naman pong peace lily. Ito pong peace lily from the word it's a peace. Magiging at peace ka nga po kapag ito ang nakalagay sa ilob ng inyong bahay. Sa loob ng inyong bahay, mas maganda kung ilalagay nyo po yung classic green, lalo na kung low light condition. Kasi hindi po ito mag-revert. Pero kung wala naman po kayong classic green dahil marami pong variety po itong peace lily natin, variegated, if ever man na, yun nga, variegated, mas maganda dun sa may sapat na liwanag para hindi naman po mag-fade yung ganda ng kanyang dahon. At ito, madali lang din po malaman kung kailangan nyo diligan. Ano, once na nag-drop ang dahon na to, yun, that's the time na pwede na po kayo mag-drop. At ito, matibay din po. Hindi po ito agad na mamatay. Yun, make sure lang na maganda rin po yung air circulation sa loob ng iyong bahay kapag maglalagay po tayo ng mga indoor plant. Ang susunod na halaman po na pangontra sa mga evil eye ay ito pong sage. Ito pong sage ay isang klase ng herb. Ito pong herb na ito, ito po yung mga pinapatuyong dahon, yung ginagamit po ng insenso na sinusunog natin, di ba, yung mga ginaganyan-ganyan ng mga ibang matatanda. Yung pantaboy sa mga negative energy, negative entities din po. At ito pong sage na ito, sa mga hindi po masyado pamilya, papakita ko po dito yung picture. Ito po ay may cleansing properties nga na kaya niya pong alisin yung mga negative emotions such as anger and fear. At napupunamot din po ito ng positive energy din po sa ating bahay. At magandang ilagay nga po ito sa banyo at kusina dahil dito mataas ang humidity. Ang susunod na halaman against evil eye ay ito naman pong orchids. Ito pong orchids magandang ilagay sa loob ng ating bahay, lalo na kung kayo mag-asawa, no? At lang, habulin kayo ng third party para maiwasan nyo po yung mga pagtatalo, no? At yun nga, hindi natin maiwasan na may mga pumapasok sa ating bahay o tahanan na nag-iisip ng hindi maganda sa inyong relasyon. So, na-avoid po yan. Kasi ito pong mga orchids, may kakayahan nga daw pong mag-create ng good harmony sa isang tahanan, pagbuklo din po ang isang pamilya. At yung scent nga din po ng bulaklak nito, malaki po ang naitutulong para magkaroon ng good harmony sa loob ng tahanan. At ano mga bulaklak ang magandang ilagay? Mga klase ng mga orchids, kahit ano, basta mas maganda po yung namumulaklak, magandang ilagay yung white at yung violet. At ito pong golden photos. Ito pong golden photos, hindi lang pampaswerte, no? Panlaban pa to sa mga evil eye. Ito po naman ay magandang ilagay sa loob ng ating bahay kung saan may mga sharp corners. Lalo na kung may mga bata kayo, no? Para aware din po tayo, maiwasan natin yung disgrasya. At ito nga, itong mga golden photos natin, kung pagagapangin po natin, mas maganda maglagay po tayo ng pole.
para paakyat po yung paggapang niya, pataas yung swerte. At iwasan niyo pong sumayad sa lupa dahil madas daw po ang paggapang o paglaylay po o pagsayad sa lupa nito mga golden photos. Kayo mga besh, naniniwala ba kayo sa evil eye? Sa tingin niyo ba na evil eye na ba kayo? At ano-anong mga halaman na meron kayo sa nabanggit ko? For me naman po, hindi naman siguro masamang mainggit as long as wala kang tinatapakan, wala kang sinasaktang mga ibang tao. Inggit na yon, mas maganda gawin natin in a positive way, di ba? Maging masipag tayo kung gusto natin umasenso, magsumikap tayo. At itong mga taong to, yung mga ayaw tayong umasenso, ayaw tayong sumaya, yan, mas maganda po ipagdasal na lang natin sila kasi yun po yung pinaka-powerful tool na pwede nating gawin, a powerful way na pwede nating gawin para malabanan itong mga negative energy at mga negative thoughts sa atin. I hope na gustuhan niyo po itong topic natin ngayon at sana huwag kayong magsawa sa pagsubaybay sa aking channel. Until next time mga besh, bye and stay safe and happy! Thank you for watching! Don't forget to like, comment, and subscribe!